We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw! Ito ang Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Davao City, ako po si Sara Hilomen Velasco. Abangan! Lalaking ng bato sa grupo ng mga kabataan, patay matapos masagasaan ang dumaang motorsiklo sa Talisay City sa Cebu. At mga estudyante sa isang pampublikong paaralan sa Minalaba, Camarines Sur, bakit kaya pumasok na nakapantulog? Ang kabuang detalye abangan mamaya. Kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital sa Davao City ang isang estudyante na nalapnos ang mukha at ipapambahagi ng katawan matapos ang aksidente sa kalagitnaan ng kanilang science experiment sa isang paaralan sa Moncayo, Davao de Oro, kasama ang dalawa pa nitong kaklase. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hey dong, gusto na ka muli dong? Ito ang sitwasyon ng grade 7 student na si Tonton. Hindi niya tunay na pangalan sa loob ng isang ospital sa Davao City. Nagtamo ng second degree burn sa katawan si Tonton. Matapos itong maaksidente sa isinagawang science experiment sa kanilang classroom sa Awao National High School sa Awao, Moncayo, Davao de Oro. Pasado alas 11 Webes ng umaga, kasama ni Alias Tonton ang dalawa pa nitong kaklase. Nang mangyari ang insidente kung saan nagtamo ito ng minor injuries, agad namang rumisponde ang MDRMO at dinala sa Montevisa Provincial Hospital ang tatlong estudyante. Pinauwi na kalaunan ang dalawang estudyante na nasa mabuti ng kalagayan. Pero naiwang naka-confine sa ospital sa Davao City si Tonton dahil sa matinding pagkakalapnos na tinamon ito sa mukha at katawan. Ayon sa Moncayo Police, nagsagawa ng isang experiment ang science teacher na si Melvin Akyatan nang biglang lumaki ang apoy. Matod pa sa teacher, yan yung ikuha to niya itong baker cup. Tanaw niya, wala na ikuan, wala na ikalayo. Iyan yung idugangan o ethyl alcohol. Mautong ni Kalit o Silaob ang kalayo, moto hilunggan nga ang mga bata nga nag-alirong dito sa lamisa, motong nangapaso. Masakit naman para sa ama ni Tonton ang nangyari sa kanyang anak dahil maliban sa masibag itong bata, pursigido din ito makapagtapos ng pag-aaral. Ay, mayo man kayo siya, sir. Kung ang bugay absin-absin sa iskulan, sir, manggulay, magsuri pa man ay gulay yun, sir. Nagbigay na ng tulong ang ina ng teacher para sa tatlong estudyante. May mensahe naman ito sa mga nang babasa kanyang anak online. Mukhang lang ta sila nga wala man po nagituyo, wala man yung gusto nga mahitabo na. Wala yun na, kuhan lang yun na, aksidente lang yun. Hindi na magsasampa ng kaso ang mga magulang ng mga bata laban sa guro. Nagsagawa na rin ng investigasyon ang DepEd Region 11 kaugnay ng pangyayari. All regulations were followed. It's just unfortunate nga na incidente lagi ngayon ni Ani. But there is an in-depth investigation now being conducted by the legal unit of DepEd Davao de Oro and including the supervisor for science.
Ako si Kent Abrigana para sa GMA Regional TV. Umabot na sa 50 ang kaso ng dengue na naitala sa bayan ng Gainza, Camarines Sur ngayong taon. Pumalo na sa halos 50 ang kaso ng dengue na naitala ngayong taon sa bayan ng Gainza, Camarines Sur. Mas mataas ito kung ikukumpara sa naitalang kaso noong taong 2021. Dahil dito, mas pinaigting ng Rural Health Unit ang kanilang search and destroy activities sa lahat ng barangay. Mabilis namang bumaba ang kaso kung saan sa kasalukuyan, isang aktibong kaso na lamang ang minomonitor nito. Sa ngayon, patuloy naman ang panawagan ng RHU sa mga barangay official at mga residente na panatilihin ang kalinisan ng kanilang lugar para maiwasan na ang naturang sakit. Ay, importante hon po siyang maray. Tayo po nga niyan, ang ginigikanan, na iniistaran po ang mga kitikiti. Nagduman po, nagsusugok talaga ang mga lamok. Naantala ang pagdaan ng mga motorista sa isang kalsada sa bayan ng Balamban sa Cebu matapos magka-landslide sa lugar. Si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak para sa detalye. Tuluyang natabunan ang dalawang lane ng Cebu Trans Central Highway sa barangay Kansumuroy sa bayan ng Balamban sa Cebu nang gumuho ang lupa Linggo ng umaga. Walang naiulat na nasaktan sa landslide na resulta ng malakas na buhos na ulan noong Sabado. Pinagtulungan ng mga kawani ng DPWH Cebu 3rd Engineering District na matanggal ang mga nakahambalang sa kalsada. Habang nagpapatuloy ang clearing operations, mapapansin ang unti-unting pagguho pa rin ng lupa. Ayon kay Engineer June De La Cruz, Chief ng Maintenance Division ng DPWH-7, nasa 30 meters ng slope protection ang natabunan ng gumuhong lupa. Karon na calibrated ang atong ibuhat since we need also safety to consider the safety of our motorist, no? So ang may tabuan after this we're going to evaluate and decide what is applicable in this area. Dahil malamot ang uri ng bato at lupa sa Trans Central Highway, iba't ibang uri na ng slow protection ang itinayo sa lugar. Then isa din ha is mag-bensing ta to eliminate sa slope nga configuration sa yuta, no? Sa to protect sa possible nga bulil of earth materials sa manao. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV. Nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente ng Pagadian City ang malakas na hangin at ulan na tumama sa lungsod Linggo ng gabi. Ang ibang residente lumikas sa pag-aakalang magre-resulta ito sa isang tsunami. Yan ang balitang hatid ni PJ De La Peña ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagsipagtagpuhan ang mga namamasyal sa boulevard sa Pagadian City. Ang ibang sasakyan naman ay agad ding umalis sa lugar matapos tumama ang malakas na hangin. Sa isa pang video, makikita na nagtatakbuhan din ang mga tao mula sa ibang establishmento. Sa May Samal Bridge sa San Pedro, makikita ang mga nagsilikas na mga residente habang kumikidlat. Kaya ang ilang residente sa barangay ay lumikas papunta sa mga matataas na lugar dala ang kanilang mga gamit. Sa Barangay Gatas, ramdam din ang malakas na ihip ng hangin. Sa Barangay Kawit, nagpanik din ang mga residente sa pangamba na may susunod na tsunami. Ang iba ay sa mga covered court at barangay hall na nakisilong. Namakwit nan mo. Ha? Sa kakusog sa hangin? Oo, hangin ng balon. Ah, matagasa mo mo, ma'am. Ah, malapit diri? Oo, sa lakturan. Lakturan? Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office na posibleng offshore tornado o ipu-ipo ang tumama sa mga coastal barangay sa lungsod. 7 bangga ang nasira. Nasira din ang mga bubong ng mga kabayan maging ang ilang streetlights. Umabot sa 400 na individual ang lumikas. Isa naman ang sugatan matapos magpanik at mabangga ng sasakyan. Nakaranas din ang brownout sa lungsod pero agad namang bumalik ang supply ng kuryente. Namigay na ng inisyal na tulong ang LGU tulad ng tubig, bigas, dilata at mga kumot. Inabisuhan din ang mga residente na bumalik na sa kanilang mga tirahan. Taong 1976 nang tamaan ng tsunami ang lungsod dahil sa magnitude 8.1 na lindol sa Muro Gulf na ikinamatay ng libo-libong tao. So, di po na tumablay mo ilang feelings na ang kahadlok lang kakulba. Total, hinayak ka mo siya abot na rin. Narin lang po daw sila.
Ayon sa PAGASA, dalawang weather systems ang nakaapekto sa nasabing bahagi ng Pagadian City. Ito ang severe thunderstorms at ang intertropical convergence zone. Ang mga peligro na dala sa mga thunderstorms mao ang kusog na hangin, kusog na ulan, pagpangilat ug pagpanalugdog. Ug ang usa ka ordinaryo nga thunderstorm mo lungtad gikan sa 30 minutes hangtod sa duha ka oras ang pinakadugay. Ako si PJ De La Peña para sa GMA Regional TV. Isang lalaki na nambato sa kalaban na grupo sa Talisay City sa lalawigan ng Cebu, patay matapos mabangga ng isang motorsiklo. Aktual na batuhan ng dalawang grupo, nakuhanan ng CCTV. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang habulan at hagisan ng mga bato at bote sa isang gasolinahan sa Talisay City sa probinsya ng Cebu. Dahil sa batuhan, lumayo ang mga nagpapagas na motorista maging ang papoy sa gasolinahan na kalapit lang kung saan naganap ang insidente. Ayon sa isang staff, hindi na nasita ng kanyang kasamahan ng mga bata dahil sa bigla ang pangyayari. Ang tara dito, lahat lang na kuladaan. Nya katoba pauban pa doon ang uli, nya ilang manggidas mag... Oh. Nya mo to tagalinaw kadis la. Di man mga transport kay ila sa biar lugar. Tumagal ng 10 minuto ang batuhan. Sa gitna ng kaguluhan, may narinig na malakas na tunog. At dito na nakita ang isang nakamotorsiklo na nakahandusay. Dito na pag-alaman na isa sa mga nambato ay nabangga ng motorsiklo. Patay ang lalaki na hindi pa natutukoy ng pulis ang pagkakakilanlan. Ni balik dire kay pare sa siguro to mo palaban siguro dire kay daghang tao. Sigpan nga gokoron siya murag dili na kay makuan kay gipanggokon kuno to. Niya pagokon kay motor nga kuso kay ang gawas po sa highway. Oh, das makan. Oh, sa to ba patyon nun gito. Balik pa man siya. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Randy Cabalyes, nahuli ni ng kapulisan kahapon ang umano'y leader ng isa sa dalawang grupo. Naanatay mga identity atong mga involved na mga personalities. Uh-oh. Then as at this time, naanatay isa nga na rescue na nato. Then ang kinisama ang leader sa ilahang grupo. Gikan og disco, ma'am. Sa linaw. Nagka-initan pa doon uli. Ito na sila nagka-abot. Kasong alarm and scandal ang isa sa mga kasong kakaharapin ng mga kabataan. Sa mga minor di edad, ang mga magulang ng mga ito ang pananagutin sa kaso ayon sa kapulisan. Ako si Femari Dumabok para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Good news na naman sa mga motorista at PUV driver dahil ipinatupad simula ngayong araw ang panibagong oil price rollback ng mga kumpanya ng mga produktong petrolyo. May kaltas na 40 centavos sa bawat litro ng gasolina habang 45 centavos naman ang bawas sa bawat litro ng diesel. Ang kada litro naman ng kerosene ay may 85 centavos na tapyas. Epektibo ito simula alas 6 ngayong umaga. Ito na ay kalimang sunod-sunod na linggo ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Mahigit sa 700 informal settlers sa Roa City Capiz ang benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno kabilang na ang ilang nasiraan ng bahay bunsod ng pananalasa ng Bagyong Yolanda noong taong 2013. Narito ang report ni Daryl Marie Sarmiento ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Magkakaroon na ng mas maganda at maayos na bahay ang mga informal settlers sa Barangay 5 at 7 sa Roa City, Capiz. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development, Roa City LGU at sa tulong ng nag-donate ng lupa, ipatatayo ang Paglaom Rise. Isa itong mid-rise housing project na layuning matulungan ang mahigit sa 700 na informal settler na magkaroon ng mura pero dekalidad na bahay. Inimpisahan natin para sa buong Pilipinas. Nag-umpisa na tayo sa Metro Manila, Bataan, ito naman ang Bisaya. Kami ang naging daan para magkaroon sila ng pautangan na mas mabilis at mas mura. So ngayon, since na napapautang, iniikot-ikot lang natin ang pondo. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang mga nasiraan ng bahay bunsod ng pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Ubos ginaamon ato. Huwasak, ginatanan,
Kay garo restaurant ko, naubos ginakon ato. Pagawas, sakit akong balay eh. Pasang-pasang sa itong time sa Yolanda. Ito na Yolanda? Kaya naman laking pasasalamat nila na may isa sa katuparan na ang pagkakaroon nila ng sariling bahay na malayo sa peligro. Mang makaya lang bala namo no. Di kung ano, okay, ah, pasalamat man kami. Kahit part of development sa atong lugar mo. Layunin din ang proyekto na matutukan ang kalinisan at kalusugan ng mga residente. Is to provide the homes for the homeless, most especially yung nasa inland center squatters natin. At saka yung objective natin ito is to give them a dignified living condition. At saka magiging safe sila. Nagkaroon din ng groundbreaking ceremony sa ipapatayong pabahay project ng gobyerno sa Bacolod City at Iloilo City. Target ng gobyerno na makapagpatayo ng 80,000 units sa Western Visayas sa loob ng 6 na taon. Darren Marie Sarmiento para sa GMA Regional TV. Ipinagmamalaki ng IT Solutions Arm ng GMA Network na GMA New Media Incorporated ang mga produkto at serbisyo nito upang gawing digitized ang mga proseso ng iba't ibang kumpanya kabilang na ang mga ahensya ng gobyerno. Narito ang report. Nitong Biyernes, pinag-usapan ng makasaysayang paglanding sa planetang Mars ng Perseverance rover ng NASA. Sama-sama tayo ngayong eleksyon 2022. Halos isang oras na lang po, alas 6:00. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng visuals ng mga programa ng leading media giant na GMA Network Incorporated. Ang utak sa likod nito ay ang IT solutions company ng network na GMA New Media Incorporated. Sa loob ng higit 20 taon, pinatunayan ng GMA New Media Incorporated ang galing nito sa mga likha na digitization initiatives sa mga programa ng GMA Network. At ngayon, nais ng GMA NMI na i-expand pa ang kanilang serbisyo sa mga micro, small and medium enterprises sa bansa, kabilang ang mga ahensya ng gobyerno, upang mas mapayabong pa ang digital transformation sa pamamagitan ng mga proseso at pagbibigay serbisyo nito. For the past 12 years, the company reach out other companies, not only the GMA network. So right now, our intention is to reach out the Baweños on how we can help them to get digitized. Sa harap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kumpanya at government agencies sa Davao City, ipinakita ng GMA NMI ang mga produkto at serbisyo nito katulad ng digital activations, customized to web and mobile applications, e-commerce websites, projects, digital content creations, 3D modeling, packaging designs at video production. Ang GMA NMI rin ang nasa likod ng digitization projects ng high-profile company sa bansa na nasa retail, food, real estate at BPO industries. At dito lang, pinasok na rin ng GMA NMI ang pag-digitize sa mga ahensya ng gobyerno, maging ang mga manufacturing company. Partner ng GMA NMI ang Microsoft sa paghandog ng digitization services sa naturang sektor. So we're helping our partners, especially GMA NMI, grow their business with so partner success is what we do. It's a huge for FIS, right? There's a lot of banks, manufacturings, and all stuffs that the Microsoft products complementing for each solutions that we can provide them. Malaki ang nakitang oportunidad ng GMA NMI sa Davao at Mindanao sa pagpapaunlad pa ng digital platform. We offer services across all industries. Actually, hindi lang dito sa Davao. So we are planning to offer our services nationwide. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Isang babae at menor de edad na sakay ng motorsiklo ang na-hit and run ng isang sasakyan sa Pagadian City. Sa pagtakas ng driver, nadamay pa ang ibang sasakyan. Ang insidente, nakuhana ng video. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakuhanan ng video ang pagbangga ng isang kotse sa motorsiklo na may dalawang sakay sa Barangay Santiago, Pagadian City.
Unang nabangga, nagkotse ang motorsiklo kung saan sakay ang isang rider na babae at angkas na minor de edad sa harap ng isang coffee shop malapit sa boulevard. Tumilapon mula sa kanilang motorsiklo ang dalawang biktima na kinilalang sina Allen May Barrientos, 27 taong gulang at minor de edad na si Gabriel Lu. Dinala sa ospital ang dalawa dahil sa tinamong galos at sugat. Napag-alaman na galing sa kanilang bahay ang mga biktima at bibili sana ng pagkain nang mangyari ang aksidente. Makikita din sa video na may sakay na babae sa passenger seat ng kotse. Pero imbes na tumulong sa mga sakay na motorsiklo, humarurot papaalis ang kotse. Sa imbestigasyon ng kapulisan, nabangga pa ng kotse ang isang tricycle, uba-ubao at pick-up. Patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan para matukoy ang pagkakilanlan ng driver ng nasabing kotse. Ako si PJ De La Peña para sa GMA Regional TV. Mga estudyante sa isang paaralan sa Minalaba, Camarines Sur, ibinida ang kanilang sleepwear sa Nap Day Challenge. Ang aktibidad layuning bigyang atensyon ang pangangalaga sa mental health. Narito ang report ni Jessie Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Matapos mag-viral ang No Bag Challenge sa iba't ibang paaralan sa Bicol Region, ibang pasabog naman ang nabuo sa Camarines Sur. Ang mga estudyante sa Minalabak National High School, sa halip na school uniform ang suot, nagpatalbugan sa kanilang sleepwear para sa Nap Day Challenge. Yung ginagawa namin, hindi lang siya basta activity o trip-trip lang para sa mga bata, hindi. May purpose din siya. So ang pinaka-purpose or pinaka-layunin po ng activity namin ay yung magkaroon sila ng time para mag-rest. Yun yung pinaka-importante po. Yung ma-improve yung kanilang mental health. Sa loob ng isang oras, binigyan ng pagkakataon ng paaralan ng mga mag-aaral na matulog sa loob ng kanilang silid-aralan sa oras ng lunch break. Kasi na-feel namin na parang effective siya sa mga estudyante dahil nakapagpahinga sila ng kahit konting oras. And then after kasi noon, pag 1 p.m., parang mas excited silang mag-klase na dahil nakapagpahinga sila. May mga nabigyan naman ng award gaya ng Best Nap Ambience, Nap Day Winners at iba pa. Siyempre po, magayon sa pagmati na nakapag-rest ka bago magtukdo ang teacher mo. Garo, fresh pa ang utak mo. Samantala, para naman sa mga eksperto, malaking bagay sa mental health ng mga estudyante kung magkakaroon ng pahinga sa pagitan ng kanilang mga school activity o ang tinatawag na power nap. Kung nakuha nila yung tamang power nap na tinatawag, yung tama talagang sleeping time na maikli lang siya, pwede talagang magiging maganda yung activity or yung energy ng bata pagdating sa hapon. So mas din siya para mas active din siya sa thinking. Ako si Jesse Cruzat para sa GMA Regional TV. Rehabilitasyon ng sapa sa Botanical Garden sa Baguio City puspusang isinasagawa. May ulat si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Panibagong atraksyon ang inaasahang tiyak na may enjoy ng mga turistang aakyat sa Baguio City. Sinimulan na ng Baguio City Government, katuwang ang City Environment and Parks Management Office, ang rehabilitasyon sa natural stream sa bahagi ng Botanical Garden. Layo nito maging makabuluhan ang karanasan ng mga turista sa pag-iikot sa sapa, kung saan makikita ang mga magagandang halaman at endemic birds at iba pang species. Target na bukusan ito sa mga turista sa 2023. We would like to rehabilitate it. In fact, we are doing the rehabilitation right now in order to open it to the public, no? For the, we are actually targeting yung school children, mga scouts. It will provide an immersive experience for the park goers, especially for the children. Binuksan na rin sa mga turistang aakyat sa Baguio City ang Cannon Road. Base ito sa abisong nilabas ng DPWH car. Ramdam na ang pagtaas ng tourist arrival sa Baguio City ngayong Bermans. Umabot na sa mahigit 60,000 ang tourist arrival noong Setyembre. Inaasahang tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng turista sa lungsod ng Pino hanggang sa Desyembre. Inaasahang aabot pa sa mahigit 200,000 ng tourist arrival sa December. This came from the visitor registration which we still have. Kaya it actually also counts yung mga those that are staying kwan lang, no, during the day and not necessarily overnight. Samantala, nakabantay ang otoridad sa lahat ng turista para matiyak na sumusunod pa rin sa mga pulisiya ng syudad. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.
Dalawang weather systems ang nakaapekto sa bansa. Ito ang easterlies na nakaapekto sa Luzon at Visayas at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaapekto naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Ayon sa PAGASA, dahil sa easterlies, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Magiging maganda at maliwalas naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Pero asahan pa rin ang mga panakanakang pag-ulan dulot ng thunderstorms. Makararanas din ang maganda at maliwalas na panahon ang Visayas at Mindanao maliban sa mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Sa kasalukuyan, walang minomonitor ang PAGASA na low pressure area o bagyo. Papalapit na rin ang amihan at ayon sa PAGASA, may high pressure sa China na nagdadala ng malamig na hangin sa bansa. Higit 200 PDL sa Talisay City Jail sa Cebu ang nagtapos sa elementarya at junior high school sa ilalim ng ALS. 60 lalaking PDLs at 13 babaeng PDLs ang nakapagtapos sa elementarya. Samantala, 133 naman na mga lalaking PDL at 29 na mga babae ang nakapagtapos naman sa high school. Kahit nasa piitan, hangad ng jail management na mabigyan pa rin ang mga PDL ng tamang edukasyon para magamit nila sa paghahanap ng trabaho sa panahon pag nakalaya na. Suportado ang programa ng Talisay City Government, TESDA at DepEd. Mga kapuso, 82 araw na lang bago magpasko. Mapapanood niyo ang episode na ito at ipapampina kauling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, manilalbihan ng buong puso para sa Pilipino.